Hello everyone, mabuhay, magandang umaga, magandang tanghali at gabi sa lahat saan man kayo naroroon. Ang ritual na ibabahagi ko ay para sa mag-asawa na buhay OFW ang isa, maging sa mag-boyfriend at mag-girlfriend. Ito yung tipong nalaman natin na nagkaroon ng relasyon yung ating mahal sa buhay sa iba. Sadyang masakit kung ito ay ating maranasan at ating dinadanas. So, napakasakit Kuya Eden ito, lalo na doon sa iniputan ika nga. So, ito ang bibigyan nating pansin upang maayos ang lahat, alang-alang sa ating mga anak kung merong mga anak na involved. So, but before kong simulan, mag-disclaimer muna tayo. Ito ay bukas lamang sa mga taong may paniniwala sa mga ganitong usapin. Malaya po tayong mamili ng mga videos na ating gustong panoorin at paniwalaan. Ito ay wala pong sapilitan. Ito ay ang may gusto lamang makinig at maniwala sa mga ganitong usapin. So, wag na natin patagalin. Ang pag-uusapan natin or ang ritual na ibinabahagi ko sa inyo, ito yung buhay OFW or buhay magkalayo na nalaman natin yung ating mahal sa buhay na nagkaroon ng relasyon sa iba. Masakit, di ba? So, kung ang mister natin ang nagloko, alam natin na meron ng iba, mga misis, ang payo ko sa inyo, huwag kalimutan na magpaganda pa rin tayo, lalo na kung sa syudad tayo nakatira. Marami ang temptation dyan. Ang mga bata pa, mga malalakas ang loob niyan na kung dumidikit or nagkakaroon ng relasyon sa mga medyo may edad na or sa ating mga asawa, malakas ang loob nila. So, kailangan din natin makipag-kompetensya ng mga misis. Huwag tayong magpabaya. Kung doon naman sa lalaki na yung babae ang nagloko, ganun din naman. And iparamdam nyo na mahal nyo din yung inyong mga asawa. And lalo na kung buhay OFW. Kailangan nyong tumawag at tumawag. Meron namang mga free call dyan na tayo pwedeng gawin or kaparaanan. Survey bot, gawin mo ito. Meron namang mga messenger or basta't may mga free call naman tayo na pwede nating magamit kung of course magastos kung OFW yung ating mahal sa buhay. Nararanasan nyo ba ito? Nagkaroon ng relasyon yung ating mahal sa buhay, napakasakit, di ba? Ang tipong hindi na tayo niyan makakakain or mahirapan tayong gumalaw or ipunction yung ating isip, lalo na kung naiisip natin or nakikita natin yung ating mga anak na maliliit pa and then magsasuffer sila sa relasyon na ganoon kung mauwi sa hindi maganda. So, ang ritual na ito ay upang makuha natin muli ang kanyang atensyon at mapukaw natin ang kanyang maling desisyon na kanyang nagawa sa relasyon nyo. So, wag na natin patagalin. Gawin nyo ito ng kaaya-aya sa inyong sarili at buo ang inyong paniniwala sa ganitong mga usapin kapag ginawa nyo ito. Ano ba ang ating kakailanganin or dapat gawin upang makuha natin muli ang ating mahal sa buhay na nagkaroon ng relasyon sa iba? Mahal pa natin siya or mahal pa natin ang isa't isa kaya natin ito gagawin. So, kailangan natin ng papel and kung meron kayong buhok niya or alin dito sa dalawa, buhok or kuko ng inyong mga mahal sa buhay na malayo sa inyo, meron kayong naitago, buhok or kuko ay pwede na yan. Kung ang dalawa ay meron kayo niyan, ay maganda pagsamahin nyo. So, kailangan natin ng
ganito na clear, kahit po yung bottle na sa tubig, ay pwede po yun, tanggalan nyo lang ng plastic dito. And pwede rin po yung baso na clear lang, and pwede rin po yung garapon. And ito lang ang nakita kong available, and kailangan natin ng tubig. And una, ang gagawin natin ay sulatin natin ang pangalan ng ating mahal sa buhay na nagkaroon ng relasyon sa iba. So, halimbawa, ayan, susulat ko. Ayan, katulad nyan, kahit big letter or small letter ay pwede yan. And kailangan mong isulat ang kanyang kapanganakan ng buo. Kahit mga number yan ay pwede po yan. So, halimbawa sa akin, ganyan. So, pwede po yung ganyan. Ang isusulat nyo, tandaan nyo na ang pangalan ng iyong mahal sa buhay na nagkaroon ng relasyon sa iba at ang kanyang kapanganakan. Kahit mga number ay pwede na po katulad ng ginawa ko. So, kung meron kayong hawak na buhok at kuko, mas maganda po. Kung kuko lang ang hawak nyo ay okay lang din po yun, pwede po yun. At kung buhok naman lang din ay pwede. Pero kung ang dalawa ang hawak nyo ay mas maganda po. So, ano ang gagawin? Ilagay nyo po dito sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at ng kanyang kapanganakan. And iyong babalutin yan na paganyan. And kailangan nyong kahit ganyan na pulupotin nyo, and kailangan nyong ihulog dito. So, kailangan natin yan lagyan ng tubig. Ayan. Ito ay gagawin nyo sa araw ng Martes or sa araw ng Biyernes. Kahit anong oras po ay pwede ito sa araw, at sa gabi naman po ay pwede rin po ito. Ito ay gagawin natin sa loob ng 7 araw. So halimbawa po nasimulan nyo ng Martes, kasama na po yun sa bilang ang Martes hanggang makapitong araw kayo. So nakita nyo nandoon yung papel, hayaan nyo kung lumitaw yan or lumubog. Nasa loob ng papel ang kanyang buhok or kuko. Kung meron kayong kuko lang ay okay lang po yun. Kung meron naman kayong buhok, buhok lang ay okay po yun. Pero kung meron kayo nung dalawa na yun, ilagay nyo sa papel and pilipitin nyo sa kanyo unang ihulog bago lagyan ng tubig. So ano ang gagawin natin dito? Ito ay gagawin nyo sa araw ng Martes or Biyernes. Mamili lang po kayo. Pagkalagay nyo, ano ang ating gagawin? Ipikit nyo ang inyong mga mata at tingnan nyo yung tumingala kayo at isipin nyo na nakikita nyo siya, yung taong iyong mahal, na nagkaroon ng relasyon sa iba. And damdamin mo kahit ilagay mo na ganyan, basta idikit mo sa katawan mo habang gagawin mo ang pagbanggit ng kanyang pangalan ng 7 beses para naman siya hindi mapakali doon sa kanyang ginawa. Ay isipin niya kung or mararamdaman niya na mayroong nakakaalala sa kanya or makonsensya siya sa kanyang ginawa na kamalian sa relasyon nyo. So ito ay gagawin natin alang-alang sa ating mga anak and or sa inyong relasyon na gusto nyong mabuo. And anong gagawin nyo sa unang araw kung napili nyo yung Martes? Walang oras ito. Kung sa araw nyo feel na gawin, ay kahit anong oras ay pwede. Kung sa gabi naman, mas maganda yung bago kayo matulog. Ramdamin at isipin mo na nandyan siya sa harapan mo na parang kinakausap mo siya. Humiling ka ng kahit ilang hiling yan para sa ikatutupad or ikaayos or ikababago ng kanyang isipan na mapukaw mo ang kanyang damdamin na magbago at ayusin ang inyong relasyon. Alang-alang sa inyong relasyon or sa inyong mga anak kung merong mga anak na involved. And doon naman sa mag-boyfriend at mag-girlfriend na matagal na,
ganun din ang inyong gagawin. Banggitin ang pangalan ng 7 beses na hindi mabilisan, but sunod-sunod yan, huwag nyo lang bilisan. And ang inyong kahilingan, mas madami, mas maganda. And kailangan nyong magdasal na ang inyong mga kahilingan ay matupad at maagarang masolusyunan at pukawin ang damdamin ng inyong mga mahal sa buhay na nagkaroon ng relasyon sa iba. So, kinabukasan, kukunin nyo na lang ito at gano'n na lang din ang gagawin nyo. Hawakan nyo, ramdamin, ipikit ang inyong mga mata, kakausapin mo yung taong mahal mo na parabang nandyan sa harapan mo upang makonsensya naman siya sa kanyang ginawa at mapukaw, mabago ang kanyang isipan na ihinto niya at kausapin ka at humingi sa inyo ng patawad. Maging straight and ayusin ang pamilya na mabuo para hindi naman tayo nagsasuffer. Masakit po yan para sa sitwasyon na ganito kung mangyari sa inyo. So, hanggang makapitong araw kayo, ganun at ganun lang ang gagawin. Kinabukasan, kukunin nyo lang to. Ingatan nyo lang to kahit saan nyo ilagay. Basta ingatan nyo lang na hindi siya mapakialaman. As in, hindi siya mapakialaman. Pagdating ng pang-7 araw, ano ang ating gagawin dito pagkatapos ng ating ritual? Ito ay itatabi nyo sa loob ng bahay nyo na hindi mapakialaman. Itabi nyo rin sa loob ng 7 araw din. Pagkadating ng 7 araw na inyong tinabi, ay ilagay nyo or ibuhos nyo ito sa labas ng bahay nyo. Kung meron kayong halaman, ay idilig nyo sa halaman. Huwag nyo nang intindihin kung may pumulot doon sa papel or kung may kumuha. Basta gawin nyo ito nang walang makakakita sa inyo sa pagbuhos sa labas. Maraming salamat po sa inyo. Sana ay mabuo ang inyong pamilya at mapukaw nyo ang damdamin ng inyong mga mahal sa buhay na nagkaroon ng relasyon sa iba. Hangad ko ang agarang katuparan para sa mga anak na lamang at maayos ang inyong relasyon na mabuong muli. So maraming salamat po. Sana ay mag-subscribe po kayo kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. And meron po akong isang channel po pala, Feel American Love. Mga ritual na rin po ang i-upload ko doon. So sana ay suportahan nyo din po. And mag-comment lang po sa baba kung may gusto kayong katanungan. So maraming salamat pong muli and mag-ingat po ang lahat sa atin. Mabuhay!